Hello everyone, this is again your scuba diver. Bali ngayon pag-uusapan natin lahat tungkol sa surgical mask. Ito, panoorin niyo. Bakit ba importante malaman natin ang tamang paggamit ng mga surgical mask? Oo, sabihin na lang natin, nakikita natin ito sa market, nabibili natin, sinusuot natin, pero tandaan nyo, lahat tayo, hindi tayo nag-surgical mask before. Then suddenly, dumating itong pandemic na to, tapos lahat tayo required magsuot ng iba-ibang klaseng mask. Tulad nga natin ang tawag natin na new normal, kailangan malaman natin ang tamang paggamit ng mga surgical mask. Ito kasi, ang mga surgical mask is unang-una, disposable ito. Pangalawa, mura to. Pangatlo, hindi na natin kailangan mag-fitting test. Pang-apat, convenient to para sa lahat. Pero, importante rin malaman natin na ang mga surgical mask is unang-una, manipis ito. 3-ply lang mostly ang mga nakikita nating surgical mask sa labas, which is hindi ganong kakapal ang protection. Pangalawa, hindi sealed ang surgical mask sa mukha natin. Ang sinasabi ng mga expert na dapat ang nagsusot lang raw ng mga mask is yung mga may sakit para hindi tayo makahawa. Pero tulad nga na sinabi ko, ang mga surgical mask ang pinaka-efficient at convenient sa lahat kasi ito ang pinakamura na makukuha natin sa market. Kaya ikaw, kahit hindi ikaw yung may sakit, nagsusuot din tayo nito para magkaroon din ng protection. So ngayon, paano ba ang tamang pag-ahandle ng surgical mask? Oo, simple lang to, pero pag hindi mo alam kung tamang pag-ahandle nito, is tayo yung mapapahamak. So unang-una, may mga side siya. Okay? So ngayon, ang part na may bakal, ito yung ilalagay natin sa taas. At yung part na may colored, yun yung nasa labas. Dahil yung layer na yan is yan yung hydrophobic, which is pwedeng mag-repel ng mga droplets. Tandaan nyo guys na naka-design ng surgical mask para ma-filter ang mga malalaking particles. Kasi pag sinuot natin siya, hindi siya sealed sa mukha natin. Pero mapiprevent niya ang mga droplets na pumasok sa atin. Ngayon guys, based on study, napatunayan na ang mga coronavirus is kaya mag-stay airborne or sa hangin ng almost 8 hours. So ang dilema, di ba? Every time na may babaheng may uubo sa isang lugar, yung mga droplets niya, oo, nahuhulog. Yung mga malalaking particles. Pero yung mga airborne particles ng kanyang nilabas, is nag-i-stay sa hangin ng ganun katagal. So lahat ng mga taong dadaan doon, may chance ang makuha yung virus. Kailangan malaman natin na 80% ng mga nahahawa sa coronavirus is nahawa sila sa mga taong asymptomatic. Ano ba ang asymptomatic carrier? Ito yung hindi nila alam na infected sila or positive sila dahil walang lumalabas sa symptoms. Almost 2 weeks bago lumabas yung symptoms. So ano nangyayari? Ginagawa nila yung normal na ginagawa nila, which is hindi nila alam na nakakahawa na sila. Halimbawa ng symptomatic, makipag-usap ka lang sa tao. Yung airways, yung mga nilalabas mo habang nagsasalita ka, yung hangin na yan, may mga kasamang virus na yan. So doon pa lang, kung sino yung kausap mo, pwede mo nang mahawaan. Pangalawa, kung asymptomatic ka, kung humawak ka sa mukha mo, tapos may hinawakan kang mga bagay sa labas, handrail, di ba, mga cart, nag-grocery ka, di ba, tapos may mga abang taong humawak nun, may chance rin na mahawa sila dahil nahawakan nila yung part na hinawakan mo. Kaya napaka-importante pa rin ng social distancing. Pangalawa, ang proper hand washing. Pero alam naman natin, may mga lugar tulad ng palengke, malls, hospital, diba, na kung saan ang social distancing ay napakahirap masunod dahil sa sobrang daming tao pumupunta.
Kaya, yun yung dahilan bakit kailangan natin dagyan ng extra protection ang sarili natin. Doon na pumapasok ang mga personal protective equipment na pwede natin gamitin para tayo mismo maging ligtas. So ngayon, pag-uusapan naman natin ang tamang pagsuot ng mga surgical mask. So, ang una natin gagawin is dapat malinis ang kamay natin. So, proper hand hygiene. Maghugas muna tayo ng kamay, gamit ng sanitizer bago natin hawakan yung magpuprotekta sa atin. Alangan naman na madumi kamay mo tapos hawakan mo yung bagay na magpuprotekta sa'yo and then na-contaminate mo rin itong bagay na to. So, useless yung pagsuot mo rin. Diba? So, ngayon, malinis yung kamay natin, hawakan natin siya, susuot natin, nalagyan natin yung sa tenga. So, ganyan lang. Karamihan ng mga tao nakikita ko na hinahayaan lang na ganito yung suot, nakakala nila yun na yun. Which is mali. Bakit? Useless yung pagsuot mo ng surgical kasi mapapasok ka pa rin ng airborne particles dyan. Panaginay ka, papasok pa rin yung hangin dyan. So, useless yung paggamit mo po ng surgical mask. So, ngayon, pag sinuot natin siya, huwag natin siya ipipinch ng isang kamay lang. Kasi minsan, pag pinipinch natin siya, yung pinakadulo niya umaangat. So ngayon, pag ipipinch natin siya, dalawang kamay dapat ang gamit natin. Ganito. Yan. Para makuha yung hulma mismo ng ilong natin. Then pangalawa, once na na-seal mo na yan, yung baba naman, hihilay mo, sagad. Kung hanggang saan siya aabot. So ganyan. Itong paraan para malaman mo kung okay ba yung gamit mong mask, kung safe ba to. Diba? Ano to? Unang-una, yung sinabi kong perfume, pag spray mo, kailangan hindi mo malalanghap. Kung may malanghap ka naman, dapat konti lang. Pero kung nalanghap mo agad siya, ibig sabihin, yung filter mo is malalaki, kaya nakakapasok ng mabilis yung amoy. Pangalawa naman, kailangan lang natin ng lighter, diba? Sisindihan mo, tapos bubugahan mo. So, ganun siya. Diba? Isa namang way para matry mo kung okay ba siya, kailangan natin malaman kung mapapenetrate ka ba ng droplets dito by putting water. Kita nyo. Ayan yung tubig. So, ngayon, yun yung tatlong test na pwede nyo gawin kung okay ba yung surgical mask na ginagamit nyo. As much as possible, iwasan natin na hugasan siya. Bakit? Nababawasan ng 30% efficiency yung filtering rate niya pag hinugasan natin yung mga ganitong mask. So, kada hugas natin sa kanya, nawawala yung hydrophobic layer niya hanggang sa yung droplets, talagang papasok mo sa kanya. So, useless na rin yung gagamitin natin kasi bumababa yung quality niya. What if talaga kulang ang supply? Kung gamit natin siya at gusto natin gamitin ulit, bago natin hawakan yung mask, maghugas tayo ng kamay. Pagkahugas natin, tatanggalin natin. Pagkatanggal mo, as much as possible, kung meron kang lalagyan ng box or container, iwanan natin siya roon ng 2 days or more. Para sure ball na yung virus, hindi ka na kayang ma-infect, diba? As much as possible guys, yung mga ganitong surgical mask, iwasan natin i-reuse. Bakit? Unang-una, pag sinuot natin siya, tandaan nyo, nagsasalita tayo, humihinga tayo. So, natatalsigan siya ng laway natin. Kaya hindi ina-advise na i-reuse natin siya, labahan. Unang-una, pag nilabahan mo to, bababa ng 30% yung filtering rate niya hanggang sa mawala. Diba? Pangalawa, iwasan natin hawakan yung layer niya kasi yan yung kinukonsider natin na contaminated. Pangatlo, yung mga laway natin, nagsasalita tayo nasa loob, napapani siya, so ano nangyayari? Nagkakaamoy yung mga surgical mask natin. Kaya, ang mga ganitong mask is usually disposable. Number one na iiwasan natin is una-una, yung hindi natin masil ang ilong, then hindi natin masil yung baba. So, dapat ganyan siya. So, makikita nyo, ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi siya ganong kasil sa mukha kasi exposed yung dito. Mamaya, tignan natin kung ano yung pwede natin gawa ng paraan dyan. Iwasan natin yung mga ginagawa mostly ng mga tao. Ano yun? Karamihan ng tao, nagsasurgical mask pero nakalabas yung ilong. Gumamit ka pa nito,
mali rin naman yung paggamit natin. So, kung gusto mo talagang protektahan yung sarili mo, 'di ba? Kailangan gawin natin ng tama. Yung iba, nakaganyan yung mask. Yung iba naman, nakaganito yung mask. 'Di ba? Yung iba naman, nakaganyan yung mask. So, useless. 'Di ba? So ngayon, pag lumabas tayo at suotin natin yung mask natin, iwasan natin yung hawakan siya. Kasi i-consider natin siyang contaminated every time nalalabas tayo. Hindi natin alam, baka nandiyan na yung coronavirus na hawakan natin. So iwasan natin hawakan siya. 'Di ba? So paano mo siya i-dispose? Kung i-dispose mo siya sa tali mo lang siya hahawakan, ganyan, tsaka mo i-dispose. Okay? Bakit kailangan nating iwasan yung nilalagay yung mask natin dito, 'di ba? Or nilalagay natin siya ng ganyan? Kasi bakit? Tulad ng sinabi ko, contaminated tong part na to. So pag binaba mo siya ng ganyan, may part na may tendency na ikalat mo yung contamination sa area ng mukha mo. Kung igaganyan mo siya, may part na makontaminate yung suot mo. So ano nangyari? Baliwala rin yung ginawa nating protection kasi may infect pa rin tayo. What if naman wala tayong mga available na mga surgical mask or ano? Ang ina-advise ng mga tao sa labas is yung mga ganitong cloth mask. Pero wala pa kasing studies na ang cloth mask is kaya kang protektahan talaga sa virus, 'di ba? Pero mostly ng mga tao, ito yung nakikita natin na mostly suot ng mga tao sa labas, 'di ba? Kung itatry nyo rito yung test na water test, perfume test, at the same time yung fire test, makikita mo mag-fail talaga siya. Okay? Pero ang sinasabi nga nila, mas okay na yung may mask kaysa naman wala, 'di ba? So, importante kung gagamit tayo ng mga cloth mask, ang titignan natin mabuti kasi may mga cloth mask ngayon tulad ng mga ganito na non-woven siya. Ibig sabihin, yung layer na ginamit sa kanya is hydrophobic. So, in short, pag sinuot mo siya, may capacity na mag-repel siya ng droplets. Pangalawa, may mga mask na tulad nito, meron siya sa loob na outlet. So in short, pwede kang maglagay ng mga tissue or kahit anong layers ng filter sa loob para magamit natin. Ang mga ganitong mask naman, ito naman mga ganitong mask, may mga sarili siyang filter sa loob na in short, nakakatulong rin para magkaroon tayo ng extra protection. May mga hospital ngayon na binaban na yung mga cloth mask na may valve. Bakit? Kasi ikaw magiging ligtas ka, pero yung mga tao sa labas hindi. Normally, nakadesign yung mga gatong valve para pa nag-exhale tayo, lumabas yung hangin, kasama roon yung mga droplets. So in short, kung ikaw pinoprotekta mo sarili mo, hindi mo pinoprotektahan yung mga tao sa paligid mo. So yun yung dilemma ng mga exhaust valve. Recap ko lang guys, ano ba yung mga dahilan kung bakit ka mahahawa sa COVID? Unang-una, ang exposure. The more na lumalabas tayo, the more na pupunta tayo sa public places, sa maraming tao, may chance na makuha natin yung virus. Pangalawa, hindi proper yung sinusuot nating protection. Tandaan mo, kahit may suot kang protection, pakiramdam mo ligtas ka, pero kung hindi naman maayos yung paggamit natin, useless din kasi pwede ka pa rin ma-infect. Pangatlo, hindi natin alam kung sino yung mga taong asymptomatic. May tendency na kakilala mo or what, pero hindi dahil hindi naglalabas ng simptomas, hindi mo alam kung nahawaan na ba siya sa labas. Yun yung dahilan bakit kailangan natin i-maintain ang social distancing. Pangalawa, ang pagsusuot ng mga mask. Meron akong gustong i-share sa inyo na na-research ko lang na isang way kung paano mo mapapagganda ang seal ng iyong surgical mask sa mukha is ganito. Una, maghugas muna tayo ng kamay. Sunod, hahawakan natin yung mask natin. Okay? So, una natin gagawin, itutupi natin siya sa gitna. Ganyan. Tapos, gagawa tayo ng knot dito sa pinaka edge niya. So, ganito. So, ganyan guys. Gagawa tayo ng knot dyan mismo.
So, ganun din yung gagawin natin dito sa kabila. So, ganyan guys. Makita nyo, ginawa ko ng knot yung kabilang side. So, ngayon, pag in-open natin siya, ganito ang magiging itsura niya. Yan. May butas siya sa gilid. So, gagawin natin, ipapasok natin siya sa loob. Tapos, ilalagay natin siya sa likod ng nut. So, ganyan yung magiging itsura niya na ngayon sa loob. Yan. So, ganun din yung gagawin natin sa kabila. Ipapasok natin siya. Ilalagay natin siya sa likod ng nut. So, ganyan. So, yun guys. Ganyan yung magiging itsura niya. Tapos, pag susuotin natin siya, lagyan natin ito sa likod. Ilayin pa rin natin. Seal natin. Ayan. So ngayon, kung makikita nyo mabuti, seal na seal siya. So, seal dyan sa mukha ko. So, para so, wala siyang leakage. So, naiiwasan ko na ma-expose yung gilid. So, pwede rin natin itong gawin para sigurado tayo na sealed yung mukha natin at safe tayo sa labas. Meron naman mga tao ang ginagawa, mga susunod yung mask, iniikot nila to. So, ano nangyayari? Kung iikuti mo yan, seal mo to sa mukha, ilay mo pababa, masyadong malaki yung exposure mo sa gilid. So, may mga taong gumagawa nito, karamdam nila sealed siya sa mukha, pero ang hindi nila alam, mas malaki yung pumapasok na exposure sa gilid. So, mas malaki yung chance na makontaminate tayo ng virus sa labas. Bali, ayun guys. Sana may natutunan kayo sa mga sinabi natin dito regarding sa surgical mask tsaka sa mga tote mask. Pero yun pa rin, tulad ng sinabi ko, use sa mga gagamitin natin kung hindi naman tama yung paggamit natin. Kaya as much as possible, is gawin natin ng tama para maprotektahan din yung sarili natin. May mga natutunan kayo guys, i-share nyo ang video natin. At the same time, mag-subscribe tsaka i-like nyo na rin. So susunod na video, gagawa naman tayo ng mga review regarding sa KN95 tsaka N95 mask. Abangan nyo na lang.